yun guys, since trending na trending ngayon yung ano, yung issue ng police, di ba? Siguro marami na yung nakakaalam. Pinalabas kagabi sa KMGS yung story ng police, di ba? At ngayon trending na trending nga ngayon siya sa Facebook. So ang nababasa ko ngayon sa Facebook, ay parang nagloko yung lalaki. Na parang may girlfriend siya na 6 years tapos pinagpalit niya sa 2 months. Di ko alam kasi yung ano eh, di ko nga alam yung pangalan ng lalaki, di ko alam pangalan ng mga babae, kung ano yung story talaga. Pero ang naano ko, parang yun na nga, parang nagloko yung lalaki. So, yun, since trending ngayon yung issue ng police na yun, so gusto ko lang i-share yung parang experience ko sa mga police na yan. So, pero bago ako magsimula, gusto kong sabihin na inopen sa mga polis dyan. So, saludo ako sa mga polis dyan, sa mga kapulisan dyan. Kasi, syempre, ba, sila yung public, ano natin, public guard natin sa ating lahat. So, ayun. Pero, yun na nga, since trending yung issue na yun ngayon. So, gusto ko lang isingit itong experience ko. Di ba, alam naman natin lahat na, yun na nga. Di pa, may virus pa, di ba? So, di ba sa mga kalsada, may mga checkpoint, ganon. So, sa mga checkpoint na yun, may mga naka-assign na mga naka-uniform, di ba? Like, mga police, ang kadalasan na nakaparang naka-assign is either yung mga taga Bureau of Fire or mga police talaga, di ba? So, ganito kasi, di ko sasabihin kung saan yung checkpoint na yun. At, kasi di ko rin alam kung baka same lang din sa ibang checkpoint yung parang nangyayari doon sa checkpoint na yun na pinupunto ko. So, ganito kasi, sa checkpoint kasi na yun, di ba, pinapababa yung mga pasahero ngayon tapos yun na, parang protocol ganto ganyan para i-scan yung temperature ng mga pasahero ganto ganyan, i-sanitize yung yun, mga kamay, yun. So ganto kasi, pag ano kasi, napapansin ko kasi, at sa tingin ko hindi lang naman ako yung nakakapansin, pag may mga pasahero kasing ano guys, magaganda tapos bata pa, mga sexy ganon. So guys, ngayon hinihinga nila ng parang ID, pinapalagbok nila guys. Natatawa ako kasi ito pa yung isang nakakatawa na parang experience ko na may isang paano ba, ewan ko kung magkakilala, pero ganito, may dalawang babae. So, yung isang babae, medyo hindi kagandahan. Tapos yung isa, sexy. Tapos maganda, maputi, ganito. So, nauna yung hindi masyadong maganda. Yun. So, parang ano lang guys, parang pinalusot lang, di ba? Hinayaan lang, ganito, ganyan. Tapos, ganito. Yung maganda guys, hininga ng ID. Tapos pinalagbok pa siya. Di ba, nakakatawa lang na napaka-obvious guys na parang yung mga police sumasakay sa panahon na yun, para makakuha ng pangalan ng babae, ng mga magagandang, ng mga pangalan ng mga magagandang babae. At syempre kasama na yung contact number, ganun. So kung walang contact number, pero anong guys, nakita ko sa logbook na may contact number talaga. So yun, natatawa na ako na parang grabe talaga itong mga police na to, di ba? Kahit di natin sabihin, napaka-obvious naman na ganun. At di rin nila masasabi na parang parang nagkataon lang kasi araw-araw akong siyempre dumadaan doon, di ba? Lahat ng pasahero pinapababa. So may mga kasabayan ako minsan, mga magaganda babae, anto ganyan. So, di ba? Sana naman kasi itong mga pulis na to, di ba? Gawin sa akin naman is parang natural lang talaga na
ang mga lalaki parang yung mga fantasy, guys, natural lang yan sa mga lalaki, pero wag naman natin gawing masyadong obvious, di ba, parang ganto ganyan, di ba, napaka obvious, nakakatawa lang, guys. Tapos yun lang yung gusto kong parang i-share, na parang nakakatawang experience sa mga pulis na yan. So kung may policeman na makapanood ng video na to, eh wag ka sana magalit, alam ko naman na may mga pulis na matitino. Pero yun, ang point ko is para to sa mga pulis na mga ganon, mga walang kwenta, na parang, di ba, parang ginagawa nilang Facebook yung checkpoint, ganon. So yun, guys, sa madaling salita, lalaki sa lalaki na usapan, eh parang ginagawang chicks logbook yung logbook na yun. Oo naman talaga. May ibang pasahero na pinapalagbook talaga. So, sa pagkakaalam ko, ang pinapalagbook is like yung nanggaling sa lugar na may maraming cases, ganon. Sa mga walang ID, yun, pinapalagbook yun. Dapat talaga pinapalagbook yun. At yung mga minor de edad, yun, dapat din pinapalagbook yun. So, yun yung pagkakaalam ko na dapat pinapalagbook. So, yun lang. Kung pinapalagbook nila yung mga taong yun, okay, pero wag naman yung ano, wag naman yung parang napaka-obvious kasi talaga, guys, eh. Di lang ako yung kasi minsan nga sa jeep, parang yung mga pasahero nagtawanan kasi, di ba, yung ibang mga ibang mga pasahero pinalusot lang, ganito ganyan. Meron pa mga minor di edad na pinalusot lang talaga, yung mga di masyadong maganda. Pero guys, pag yung magaganda talaga, lalo na yung mga sexy, mga mapuputi, ganito ganyan. O malayo pa lang, guys, pinapaano na yung ID. Pinapalabas na yung ID, tapos yun, pinapalagbook. So, kadalasan nga, guys, sa mga medyo naiiwan, nahuhuli. Kasi, yun na nga, pinapalagbook. So, sila yung nahuhuli, makasakay ulit ng jeep. So, yeah, sa mga pulis dyan na makakapanood ng video na to. So, ayun ako, okay lang naman yan, pero wag naman yung napaka-obvious talaga mga chip. So, yun.